Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Purihin ang Diyos sapagkat inilaan mo ang oras na ito upang pag-aralan ang kanyang mga salita. Sapagkat dito mo matatagpuan ang kapayapaan, kaligayahan at pag-asa ng kaligtasan. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, na iyong masugid na subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang malalaman mo kung ano ang panukala ng Diyos para sa iyong buhay Kristiyano at magiging karapat-dapat ka sa ikalawang paglating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Binabati ko ang ating mga viewers mula sa Kaluya Antique Church, mga pamilyang Bulgos at Duran. Ganon din sa mga nanonood sa Mariveles, Bataan, sa Pilar, Sursogon, sa Hong Kong, Italy at Rome, maging sa Lumalinda, USA, mga Pilipino doon na nanonood at sa buong mundo. Kaibigan, salamat sa Diyos at binigyan mo ng pansin at pag-aaral ang oras na ito. Maging saan ka man, pagkalooban ka nawa ng ating Panginoong Diyos ng mayamang pagpapala mula sa langit. Kaibigan, patuloy na nais kong magkaroon ka ng kopya nito para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang dito sa amin sa NPUC o sa malapit na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At bukod dito, mayroon na tayong downloadable outline, makikita mo dyan, na pwede mong gamitin at sa iyong pagtuturo ng leksyon sa care group class discussion. Ang aking mga kasama dito sa studio ay ating mga kaibigan na laging handa sa panahon ng pangangailangan upang patuloy na masigasig at alive ang ating pag-aaral. Walang iba kundi si Pastor Marvin, ang unang mga kasama natin dito. Siya po ang Ministerial Secretary at NDRIEL dito sa Union, sa North Philippine Union Conference. Pastor, kumusta ka, Pastor Marvin? Pastor, thank you very much. Pastor Ian at mga kapatid na nanonood. At tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niyo po tayo ng panahon upang bigyan panahon ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. Kaya purihin natin ang Panginoon at nawa ang gabay na Espiritu ang ating maranasan sa ating pong pag-aaral. Alright, maraming salamat. Ang pangalawa natin mga kasama na dito sa studio ay nakasama na natin nung unang quarter pa. Unang lesson pa dito sa quarter na ito ay walang iba kundi si Pastor Ian Felicitas. Siya na ngayon ay may bagong trabaho sa division bilang isang direktor ng Mission Refocused. Kumusta kayo, Pastor Ian? Thank you, Pastor Ray, Pastor Marvin. At sa inyong mga kapatid, ay pagbati po mula sa inyong lingkod ang dinadala ko sa inyong lahat. Medyo matagal po tayong hindi nagkasama-sama pero pinahintulot ng Panginoon na tayo po'y muling magkasama ngayon sa ating pagre-review. Pagbati po mula sa ating tanggapan sa Southern Asia Pacific Division at binabati ko po ang mga masugid nating televiewers, those who are listening through their AWR station at kayo pong lahat mga kapatid. Mainit na pagbati mula sa aming tatlo at sa inyong lingkod. Sana ang pagpapala ng ating Panginoon ang maranasan natin sa ating mga ilang sandaling pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, sa maraming banal na binubukalan ng buhay at pagpapala, karunungan at buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa panahon na ito na binigay mo upang pag-aralan ang iyong mga ginintuang salita. Magsalita kayo sa amin at makita namin ang iyong kalooban sa aming buhay. At magkaroon kami ng katatagan at isakabuhayan ang mga salitang ito. Pagpalain ang bawat isa sa amin, patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat ng ating panglabing dalawa na paksa, mga kaibigan at kapatid, ay ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop na ito'y ikalawang bahagi. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 13, versikulo 10, ito pang sinasabi, kung ang sinuman ay patungo sa pagkabihag siya patutungo.
kung ang sino man ay pumapatay sa pagitan ng tabak, sa pamamagitan ng tabak, siya dapat papatayin. Ito ay panawagan para sa pagtitiis at pananampalataya sa mga banal. Napakaganda ang ating leksyon ngayon, ikalawang bahagi na ipagpapatuloy natin yung nauna nung nakaraang sanglinggo, na ito'y patungkol pa rin sa tatak at tatak ng hayop at tatak ng ating Panginoong Diyos, na ito'y may contrasting power, may dalawang makapangyarihan, dalawang naglalaban, na tayo ay pumapasok sa malaking tunggalian ng mabuti at masama. At sa ngayong linggong ito, sa oras na ito, ay patuloy natin pag-aaralan ang tunggalian ito na naglalaban o kaya sumasanib sa bawat isa sa atin na kontrolin tayo at pangalagahan ang ating buhay. Kaya tayo, mga kaibigan, kapatid, ay mag-ingat. Kailangan tayo magtuon sa salita ng Panginoong Diyos upang hindi tayo malinlang. Sa linggong ito, may itinuturo ta sa atin na tatlo, mga kapatid, na punto. Unang-una ay yung apocalyptic sola scriptura, apocalyptic sea beast, at saka yung apocalyptic seal, na ito'y pangungunahan sa atin na ituturo o kaya ipapaliwanag sa atin ni Pastor Marvin ang ano ang ibig sabihin ng apocalyptic sola scriptura. Pastor Marvin. Una sa lahat, mga ginigiliw na mga kapatid, Pastor Ian, congratulations for the bagong halal. Challenge sa gawain ng Panginoon. Thank you po. Lumawak yung kanya pong trabaho. Pag titignan po natin yung ating lesson, ay i-connect pa lang natin kasi nasa part 2 na tayo. At nung una, pag titignan po natin, nandito po yung counterfeit worship. At ang issue po dito ay yung worship. At yung kaway, gumawa siya ng counterfeit worship para sa ganun, yung genuine ay mawawalang saysay. Ngunit mga minamahal kapatid, ang libro po ng Apokalipsis ay, again, it's to unveil. Kaya pag titignan po natin, itong libro po ng Apokalipsis, kaya nga inilagay doon sa huli, para bang huli nung ginawa nung canon, inilagay sa huli, para sa ganun, magkaroon po ng climax. O yung mga pangyayari po doon sa Great Controversy, magkaroon po ng period o hangganan. At ito makikita po natin sa ating pag-aaral ay yung beast power, yung hayop, halimaw. Yung halimaw na kung saan siya po yung gumawa ng counterfeit at ginamit yung Babylon, lasingin po niya yung mga tao through the false teachings, to the traditions, at gagamitin niya yung mga nahari to intoxicate them doon sa kanyang maling turo. Ngunit napaganda to, mga minamahal kapatid. Sa ating pong pag-umpisa, ano ba yung ugnayan? Yung, kasi ginagamit po natin yung sola scriptura, yung Bible in the Bible alone. Pero ito pong interpretation po na ito, gagamitin po natin dito po sa libro po ng Apokalipsis. At titignan din natin yung kanyang counterpart doon sa Old Testament. At itong mga author po ito, si Daniel at saka si Juan, si John, hindi sila nagkita nito eh. Tama po. Yung span of time ay napakaluwang yan. Hindi sila nagkita. Ngunit nung sila'y nagsulat, yung sinasabi ni Daniel at yung nilarawan ni Juan, Pastor, Yan, pareho yun eh. Nagko-complement. Pati yung mga computation ng mga time elements, yung date, wala siyang pinagkaiba. Ibig sabihin yun, there's only one author of the Bible. Amen. Yeah, it's the Holy Spirit. At ang Panginoon, ang siyang nagbigay po yan ng inspiration. Kaya yun po yung ating titignan. Pero bago po natin ilalim yung ating pag-aaral, just a sort of review do mga nakaraan. Yung ating
ginagawang year day principle. Opo. Mm-hmm. Yung isang taon, isang araw, or baliktarin mo, isang araw, isang taon. Na na-interpretation po yan. Ito po ay ginagamit po natin dito po sa apocalyptic interpretation doon po sa Biblia para magkaroon po tayo ng kaliwanagan mm-hmm. sa ating pong pag-aaral. Ito po ang sinasabi doon sa bilang 14:34 at doon po sa Ezekiel 4:6. Ito po yung ating gagamitin jumping board para sa ganon, mamaya titignan natin yung mga computation para maliwanagan po tayo. Pastor Ray, ano po ang sinasabi doon? Sa Numbers o bilang 14:34, ito pong sinasabi. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong lihim na ipagsiyasat sa lupain, sa makatwid ay 40 araw. Sa bawat araw ay 1 taon. Inyong pananagutan ang inyong mga kasamaan ng 40 taon at inyong makikilala ang aking sama ng loob. So, Pastor Ray, kikita natin doon eh, yung isang araw, 1 taon. Isang ano bang significant ito, Pastor Ian, doon sa, kasi ito, professor naman. Maganda po yung mga kapatid, yung tanong po ni Pastor Marvin. Dagdagan po natin yung kaalaman natin. Uh-huh. Pag sinabi po nating year-day principle, ito ay isang sure way of looking at prophetic timetable, uh-huh. prophetic days, na ito ay nangangahulugan na 1 taon. Malinaw po yan sa binasa natin kanina, Pastor Marvin, yung Numbers 14 mm-hmm. at yung Ezekiel chapter 4. Pero may gusto pa po akong idagdag para maging mas malinaw at maging beneficial sa atin pong lahat, mga kapatid. Yung pong apokaliptik, pag sinabi po natin apokaliptik, ito po ay gumagamit ng mga lingwahe, mm-hmm. ng mga imagery, and symbols in order to depict or to mean what the author or God is saying. Mm-hmm. Ito po ay nangangahulugan ng mga mensahe. May marami po yung characteristics. Isa po dyan yung tinatawag nating cosmic dualism. Yeah. Yung paglalaban ng mabuti't masama. Mm-hmm. Yung contrast. Pero isa pong maganda dyan, hindi lamang po yung symbolism, yung mga imagery, kundi yung pong Christocentric dapat yung anything that is apocalyptic. Ito ay naglalahad kung sino ang ating Panginoon, mm-hmm. kung ano siya, at higit sa lahat, yung i-accomplish niyang gawain. Kaya nga po mga kapatid, huwag po nating kaligtaan na yung Biblia is the sure word of the Bible. Tama po yung sabi po ni Pastor Diaz kanina na hindi nagkita, sinulat ang Daniel around 500 BC, 400 to 500 BC. And then, ang Revelation is around 97, 96 AD. Napakahabang panahon. But both of them complements. Yeah. And yung mga issues dito, hindi lamang po yun. Yung mga issues na makikita natin, katulad ng Sabbath, at yung mga fake na mga ilalabas ng mga beast. Pag sinabing beast, ito yung mga kaaway ng Diyos. Mm-hmm. Yun din po ang makikita natin. Payak po ang Biblia. Kaya po, dapat wag po tayong manghinaan ng loob na hindi natin ibaliwala yung Bible. Hindi po. Dapat natin basahin. Thank you, Pastor Marvin, na in-emphasize mo to. And yung year-day principle, bakit to? Because the Lord wants to tell that He is concerned of what will happen with His people. Yeah. Mm-hmm. Kaya napaganda yun, Pastor Ryan, eh. Kaya magbibigay siya ng ugnayan doon sa end time event at saka yung confirmation na nangyari sa history. Amen. Kaya yun ang titignan po natin. Yun yung susi na kung saan yung the mark of the beast at saka yung seal of God, mm-hmm. Ano bang talagang nangyari on the past para bang gumawa tayo ng exegesis? We exegete the past para sa ganun makita po natin na yung hinaharap, ito yung mayroong brighter approach and hope sa mga kapatid na kung saan nananatiling tapat sa Panginoon. Kaya pagtitingnan po natin, let's go for the example of the cohesiveness. Yung pong pinag-aralan po natin dito na yung year-day principle. At
Una po, tingnan natin po yung libro ng Daniel. Ano po ang sinasabi doon sa Daniel 7:25? Then subukan po natin ikumpara doon sa Revelation Apocalypse 12:14. Ito po yung time element na kung saan ito yung sinasabi ni Daniel, ito rin yung sinasabi ni Juan. Nung panahon ni Daniel, yung mga iba doon na kaharian ay nandoon siya. Mm-hmm. He's part of that. Pero nung si Juan ay sumulat na, wala na siya doon sa scene. Tapos na. Oh, pero yung mga pangyayari doon, kinoconfirm yung pangyayari doon sa Daniel. Ito po yung apocalyptic material natin pong pag-aaralan. Itong po sinasabi sa Daniel 7:25. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sa Apokalipsis 12:14, ito naman ang sinasabi. Ngunit ang babae binigyan ng dalawang pakpak ng malaking agila upang makalipad siya mula sa harap ng ahas patungo sa ilang hanggang sa kanyang lugar na pinaalagahan sa kanya ng isang panahon, narito uli, at mga panahon at kalahati ng isang panahon. O yan. Di ba, Pastor Ray, pagtitignan pa natin yung binasa ni Pastor Ray, yung context ng Daniel 7 ay yung little horn. Tama po. Diba, sabi doon ay kanyang isipin na naibahin yung panahon. Tapos doon po sa Daniel Revelation 12, yun ay yung dragon. Mm-hmm. Dragon na. Na binigyan niya yung empower doon sa beast. Mm-hmm. Pero yung ito po titingnan po natin yung sa perspective po ng apocalyptic material. At yung time, sabi doon, panahon, mm-hmm, mga panahon at kalahati ng panahon. So, ito po, ito yung sinasabi na kanyang ibahin. Ano ba yung pinag-usapan dito? Doon po sa calendar ng una, yung panahon, ay di ba po yan ay 360 ba yan? Yan, di ba? 360. Mga panahon, so you times two that, dalawang taon na. 720 ba yun? Tama ba yung computation? Then, kalahati ng panahon, that's 180. Mm-hmm. So, pag yun po ay ating i-add, papatakpo yan sa 1,260 days. Tama po. Tamang-tama yung sabi po doon sa Revelation 12:6. Tingnan po natin, Pastor. Ito po ay simple mathematical apocalyptic na material, pero ating pong i-unveil para po sa ganun ay maintindihan po natin. Kasi mahalaga po ito doon sa pag-aaral po natin ng Mark of the Beast at saka yung Seal of God. Seal of okay. God. Tama, Pastor. Kung papansinin po natin mga kapatid, mga inigiliw na taga-subaybay, babalikan po natin yung Daniel kapitulo 7 versikulo 25. Ang sabi po doon, he will speak out against the Most High and he will wear down the saints of the Most High and he will intend to make the alterations in the times and in laws. So, makikita natin dito na yung pinakita na kaaway sa Daniel. Mm-hmm. At ito din ay yung beast sa kapitulo 13 ng Revelation ay may ginawa na war. Ang kanyang direction ng kanyang pakikipagbaka ay una sa Panginoon, sa mga susunod sa Panginoon, yung mga saints. Mm-hmm. Hindi lamang po yun. Hindi palang pataas, hindi lamang po para sa mga sumusunod sa Panginoon, kundi sa kautusan ng Panginoon. So, malinaw po ito na ang direksyon ng war nitong kaaway na ito is multidimensional. Mm. At ito rin yung makikita nating gagawin
ng beast na ito doon sa Revelation, Pastor Marvin. Mm-hmm. So, napakaganda yung ating pong talakayan. Pagsusundan nyo po itong mga pangyayaring ito. Now, pagtitingnan po natin, sabi doon kanina, time, times, half a time. Mm-hmm. Then, nagbigay na po yung equivalent doon po sa Revelation 12:6. Pero napakaganda po ito eh, na is it coincidence? Uh-oh. Or it's really the surety? Sabi nga ni Pastor Rena, it's the surety of the Word of God. Basahin natin. Sige, Pastor. Apokalipsis 12:6, tumakas ang babae sa ilang at doon ay ipinaghanda siya ng Diyos sa isang lugar upang doon siya ay alagaan nila ng 1,260 araw. Araw ang pinag-uusapan dito. Pero alam natin, Pastor Ray, na yung babae dito ay pinapatungkulan ng iglesia. So, kung babalikan mo yung ginawa ng beast doon sa Daniel na makikipagbaka sa Diyos, because he will try to act as if he is God, usurping God. Then, makikipagbaka sa babae. Babae. Ito yung 1,260 days na pinapatungkulan. At hindi lamang yun, kasama dito yung kanyang sisirain at iisiping na bago ay ang mga panahon at ang kautusan. Kaya pagtitingnan po natin, we are still unveiling. Then, minsan, ano may nagtanong sa akin, ano ba yung 42 months? Ano ba yung 42 months? Ito rin po ay doon sa Revelation 13:5. Anong sabi doon, Pastor Ray? Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ang mga kalapastanganan at pahihintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Buwan naman ang pinag-usapan so, dito. So yung buwan ito, i-times 30 mo yan, papasok ka rin doon sa 1,260. Mm-hmm. So ibig sabihin noon, na-unveil natin yung prophecy, yung hula. Panahon na kung saan ay yung cohesiveness ng banal na kasulatan nagkakaisa yan. Ibig sabihin noon, kung sure itong prophecy na pinag-aralan natin, yung panahon din na mangyayari sa hinaharap, sure din yon. Tiyak din yon. At lalo yung pagdating ng ating Panginoon. Amen. And tiyak din yung the seal of God in the mark of the beast. Tiyak din yon that will come. Kasi yung computation lang ng biblical prophecy ay natamaan na eh. Then the fulfillment in the future, tatamaan din yon. Walang paltos yon. Yan po yung kasiguraduhan ng prophecy. Kaya ang mangyayari sa atin, this happened in the past. Then ibig sabihin noon, maging manatili tayo na tapat sa ating pananampalataya. Napakaganda. Ang naiintindihan natin dito sa una ay ang babae ay tinulungan ng Panginoong Diyos na itinago niya sa ilang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Pagkatapos doon naman sa isa naman sa Daniel ay babaguhin ng kapangyarihang ito ang mga panahon. At pagkatapos dito sa Apokalipsis ay itong halimaw na ito ay maghahari siya ng 42 buwan. Mm-hmm. So nagkakaisa ito sa pamagitan ng sinabi natin na year-day principle. Siya yung susi para mabuksan ang hulang ito na tiyak na mangyayari. Ang tanong dito ay, nangyari ba talaga ito sa kapanahunan noong unang panahon? Kailan ba ito nangyari talaga o mangyayari pa? Maganda yan. Pastor, kung naalala mo nung previous lesson natin, lumipat si Constantine yung kanyang kapital. Inilipan niya sa Constantinople. Iniwan niya na bakanti yung Rome. Yung trono. Then, in that time din, pinaupo niya si Justinian. Yan, umupo siya doon. You know, ito ay pagan emperor ito, pero pinaupo niya, pinagsanib niya yung
yung church at saka state. Oh. Yan po ay that happened in 538. Yan po yung umpisa. Mm-hmm. Okay? Then the papacy ruled for 1,206 days. Doon po natin makita yung binasa natin doon sa Daniel 7:25 na kanyang inisip, na kanyang ibahin. Baguhin. Baguhin panahon. Yung panahon, yung mga kautusan. No, it happened in history. Kaya, then later on, that 1,200 years na pangyayari po niyan, then in 1798, that's the end. Si General Berter, the French general, na kinapture na si Pius VI. Yes. Yeah, then doon sa Rome, kasi they are now very powerful, para bang wala nang kamatayan ang mga yan. Mm. Di ba? During that time, kinapture niya hanggang siya mamatay. That's then. You know, the prophecy is very exact. Mm-hmm. Very exact. Kaya pinag-aral po natin ito. Yung history kinonfirm na ito. So ibig sabihin po niyan, the history, yung halimaw, yung beast na yan, the work in that period, then it will happen again in the future. Mm-hmm. Maraming salamat na yung unang punto, dahil ang salita ng Panginoon Diyos ay tiyak, mayroon tayong susi. Sa pamagitan ng year day principle, lahat ng mga hula ay nakita na natin sa history, nangyari naman na si Justinian na pagan Rome ay binigay niya ang paghahari ng Bishop of Rome para siya ay pag-isahin ang estado at relihiyon. At nangyari nga ito noong 538 at natapos ito ng 1798 ayon doon sa hula, at nawala na ang paghahari ng mga papa. Pero ito sinabi, yung pangalawa, Pastor Ian, ay apocalyptic sea beast. Ano-ano itong apocalyptic sea beast? Ano yung kanyang karakter, ugali, upang puksain ang mga sinabi natin kanina? Kasi ang target niya, hindi lang sa langit, hindi lang doon sa lupa, kundi yung salita ng Panginoon Diyos, at saka yung 10 utos pa na sinasabi. Ano itong halimaw na ito? Okay po, magandang tanong, Pastor Ray. Basahin po natin ang ilang mga talata sa Biblia, ang Revelation chapter 13 verses 1 to 4 at chapter 13 pa rin po verse 8, then 17 verse 8, bago po natin ipaliwanag ang mga talatang ito. Okay. Pastor Ray, pakibasa po. At nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat, may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. Mm-hmm. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan. Tres. Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay. Ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Ang mga tao'y sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nila ang halimaw na sinabi, sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban dito. 5. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan. At pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Okay. Napakaganda po ng mga talatang ito. So mapapansin natin dito, mga kapatid, na yung beast na ito ayon sa propesya ay nagmula sa lubhang karamihan, mm-hmm. yung population, yung sinasabi natin, the multitudes. This is supported by chapter 17, mm-hmm. verse 15. Kaya nga't mapapansin pa natin dito na merong certain characteristics tong halimaw na ito. Yung attitude niya sa bayan ng Diyos ay talagang galit siya. Galit siya sa, dahil sinusunod ng bayan ng Diyos, ng iglesia ng Diyos, ang kalooban, ang kautusan ng Diyos. Higit pa dito, galit siya sa Diyos mismo dahil
iniisip niya na siya mismo ay mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Babalikan ko po yung punto na yun mamaya ng konti, pero gusto ko pa pong dagdagan para maging malinaw. At yung pong mga description ng halimaw na to sa chapter 13, ito ngayon is, it's like a mirror of what has been said in Daniel chapter 7. Mm-hmm. Yung 10 horns, yung little horn, ito po yun eh. So, ang nangyayari dito mga kapatid, may gagawain ngayon itong halimaw na ito na upang sirain, wasakin ang bayan ng Diyos. Oo. Lalo na ang Diyos, ang kanyang katwiran, at ang kanyang kautusan. Kung babalikan po natin mga kapatid yung talata kanina, Daniel kapitulo 7, versikulo 25. Ang sabi po ng talata ay, iisipin niya na baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Alam niyo mga kapatid, ang kautusan ay ang may akda ng kautusan ay ang Diyos. So, ibig sabihin, Pastor Ray, Pastor Marvin, sino lang ang pwedeng magbago ng kautusan? Ang gumawa. Ang gumawa ng kautusan. Oo. Kailanman, ito ay hindi pwedeng baguhin ng sinuman. Lalo na ng isang kapangyarihan na tinutukoy dito sa Revelation chapter 13. Dagdagan pa po natin. Bakit po sinabi ni Propeta Daniel sa Daniel na kanyang iisipin? Ibig sabihin mga kapatid, hindi niya nabago ang kautusan. He will only think and he will introduce this false teaching to others. Tama. Kasi pag binago po, pag huwag niyo pong mamiscount mga kapatid. Alam ko pong binago ng kaaway ng power na ito ang kautusan. Tama po. Pero sa totoong pagkasabi, hindi niya mababago ang kautusan. Kaya counterfeit. He will introduce a false teaching of the law. False law. And maling a false utos. Day of worship. Tama. Kasi ito ngayon po yung issue sa mga huling araw sa ng Revelation. Ikaw ba'y nanatili sa Diyos? Ikaw ba'y nagtapat? Tandaan natin, sino ang mananagumpay? Yung unang lesson natin, who will win? Jesus. And who wins with Jesus? His people. Dito mga kapatid, Pastor Marvin, Pastor Ray, makikita natin mga kapatid, maraming lilinlangin ang kapangyarihang ito. Nasasabihin niya, wala na yang araw kautusan. Ng Pangilin. Wala na yang kautusan na yan. Yan ay mga lipas na. Pero alam niyo mga kapatid, malinaw ang salita ng Diyos. Ito ay hindi aral ng Diyos. No ng Biblia. Ito ay mga hidwang aral na upang tayo'y malinlang sa mga huling araw. Kaya po dapat mag-ingat tayo, Pastor Marvin, sa mga apocalyptic days ngayon. Ika nga. Kaya ang kwan po, Pastor, yan eh. Tama yung sabi mo, ang atake talaga, yung law eh. Oo, kasi kautusan. Doon sa kautusan, naandun yung Sabat. Mm-hmm. Diba? Kaya ang pag na-atake niya yung Sabat, ibig sabihin nun, yung beast, yung dragon, yung little horn, iisa sila pa sir. Oh, isa pagsama-sama na natin 'yon. Ang atake na talaga, it's the heart of worship. It's the Sabbath. Yun yung atake na eh. Kaya ang Panginoon gusto niyang silyuhan yung kanyang mga tao eh. Para sa kanon, the moment na silyado ito, wala nang ibabatbat itong marka ng hayop na ito. Kaya napaganda eh. Kasi yun yung attack talaga. Dapat hindi tayo magpalinlang, Pastor. Tama. Mag-ingat tayo sa mga salit-saling sabi nga ni Apostol Pablo, na ang dinadalang aral sa atin ngayon ay aral na hindi po dala ng Biblia, kundi salit-saling sabi ng mga tao. Alam ko nangyari na at ginagawa na yung counterfeit na sinasabi natin ng araw ng Sabat ay binago na. Meron ng araw ng Linggo na siya nang kinikilala ng karamihan na pangilin at pagsamba. Yan ay dalawang tunggalian na yan. Na ang tatak ng Panginoong Diyos na pinapag-aralan natin ay yung araw ng Sabat.
Pero yung makapangyarihan na halimaw, na litterhorn na sinasabi ninyo, nakaharian na lumabas mula sa dagat sa maraming tao ay nag-introduce siya ng maling turo. Ang isa sa mga gusto ko dito na nabasa ko dito, Pastor, ay ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay. Yung palalong bagay, ito ba yung blasphemy? Yes, sir. Kakusungan? Ay, paano ito? Nangyayari ba itong halimaw na ito? Ginagawa niya ba ang blasphemy sa harapan ng Panginoong Diyos? Anong ibig sabihin nito, Pastor? Kung babalikan po natin yung Daniel, mga kapatid, kanina, meron din po doon yung sa Daniel 8:14, kung buksan po natin ang ating mga Biblia, sa Daniel 8:14, and he said to me, for 2,300 days, evenings and mornings, then the sanctuary shall be restored. Itong propesya na ito, mga kapatid, na kasama ng 2,300 day prophecy, merong kinuha, merong ipinalit ang little horn. Kinuha niya yung prerogative na sa Panginoon. Ito po yung isa doon ay yung pagkuha niya ng offerings, yung tabni, yung alay, mga kapatid. So ang ibig sabihin dito, nung kinuha ito, pinalitan niya ngayon ng maling kaparaanan ng kapatawaran ng kasalanan. So ito ay isang blasphemous teaching din, Pastor, na ang Panginoon ang pwede ngayong magpatawad, lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang biyaya at sa kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo, tayo'y may kaligtasan at makakaranas ng kapatawaran. Sa halip na siya ang mediator, may inintroduce ngayon na mga blasphemous, ika nga, ang kaaway. Hindi lamang yung Sabbath, marami po, katulad ng pinalitan niya ngayon ang kaparaanan ng kaligtasan sa pamagitan ng hindi kay Kristo dadaan, kundi sa ibang mga mediatrix, ika nga. So, sa makatuwid ay yung blasphemy ay kapusungan, ibig sabihin, kinukuha mo yung otoridad ng Panginoong Diyos at ikaw ay nagpapatawad ng kasalanan. Opo, ng isa po yun. Sa Panginoong Diyos. Yung next po ay yung isipin mong baguhin ang kautusan na hindi ka namang Diyos, ibig sabihin, kinukuha mo yung something which is of God's prerogative. So this is blasphemy. Mm-hmm. Pastor Ray. Matindi ito, kaibigan, sapagkat nangyayari ito sa isang makapangyarihang sistema, Pastor Marvin, na alam natin na sa mga relihiyon na sa ating kapanahunan ay merong isang relihiyon na nagtuturo na sinasabi na there is a man on earth that can forgive sins and that man is the Catholic priest. Ito ang sinasabi ni Michael Mueller noong 1876 sa Catholic Priest na libro na page 78-79. So, ibig sabihin, ang isang turo ng iglesyang ito ay kinukuha nila yung prerogative ng Panginoon na magpatawad ng kasalanan, na sila'y taong makasalanan, sila naman ay gumagawa ng paraan para magpatawad ng kasalanan ng mga tao na kasalanan nila sa Diyos. The moment na hindi nila magawa yon, then they will enforce. Ipipilit niya. Mm-hmm. Then, ang ipipila na yon, kaya papasok na naman yon yung mark of the beast na doon. Ipapasok yon kasi yung prerogative, sabi ni Epsilon, yung prerogative bilang Diyos at kanyang sisirain yung mga banal, hindi niya kanyang sirain yung banal. So, ang susunod dyan ay babanat siya ng economic boycott. Yan yung tirada na dyan. Kaya magkakaroon ng mark of the beast, itong mark of the beast actually, na ito yung papal sabat. Mm-hmm. Hindi, kaya pinag-usapan natin dito, hindi yung isang tao is the system na nag-introduce ng maling turo. Yan. Yun yung sinasabi ni Pastor Ian kanina na blasphemous act. Mm-hmm. Na yung prerogative sana ibibigay sa Diyos, pero ang ginawa ay ibinigay doon sa tao. Tao. Na ito yung kinuha ng little horn,
ito rin yung kinuha ng beast, mm-hmm. at ito rin yung Babylon. Mm-hmm. Yan. Pagtitinan po natin doon sa apocalyptic genre, ito yung mga vocabulary doon. Pero they are talking one in the same. Kaya pagtitingnan po natin, nagdagdag nga si Juan eh. Nagdagdag nga si Paul doon sa 2 Corinthians na ang tawag niya doon ay the lawless one. Mm-hmm. Yan. Kaya ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya napakaganda po yung ating pinag-aralan at yung talakayan natin dito na bilang isang mananampalataya at bilang isang Bible student na we unlock the mysteries of the prophecy. Para sa ganon, maunawaan po natin yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Napag-aralan na natin yung dalawa, kaibigan, na ang katiyakan ng salita ng Panginoon Diyos, yung apocalyptic sola scriptura. Ang pangalawa dito, nakilala natin yung sino yung halimaw, ano yung ugali niya, anong gagawin niya, ano ang kapusungan na sisirain niya. Ang salita ng Panginoon Diyos, babaguhin niya at i-introduce siya ng maling turo o kaya sistema ng pagsamba. Para ang mga tao ay malinlang, para ang pagsamba ay hindi na para sa Diyos, kundi para sa Kanya na nagtatag ng sarili niyang turo, mga kapatid. Mm-hmm. Ang pangatlo dito ay yung apocalyptic seal. Paano niya ngayon, kasi nasa pangalawang bahagi na tayo ng marka, tanda ng Diyos at tanda ng halimaw, paano na ngayon itatanda o kaya itatatak sa mga tao, Pastor Marvin? Yeah, titingnan po natin. Nakita na po natin doon sa iniwan po natin na ating lesson ay yung mark of the beast. Yan, itatatak sa forehead at doon sa right hand. Kamay. Oo. Doon sa 13:16 ng Apocalipsis. It has to do with something with the mind, mm-hmm. and at the same time with the cooperation of the hand. Mm-hmm. Yan yung mark of the beast. Eh. Pero on the other hand, the seal of God is on the forehead. Isa lang yon. Yeah, isa lang yon. Ayan. Pero bago pa natin na tatalakayin yon, ano bang kalagahan? In the olden times, ano bang kalagahan ng seal? O selyo. Yeah, yung seal. Kasi mahalaga po ito eh. So in the olden times, yung seal ay it gives authenticity. Mm-hmm. Then not only authenticity, ownership. Doon sa document ay it's a sign of ownership na mayroong nagmamay-ari. Oh, galing sa iyo yun. Pag-aari mo yun. Po natin. Kaya itong bagay na ito, ano ba ang connection doon sa seal of God? Mm-hmm. Kasi ang ina-atake niyan ay yung law. Eh. Mm-hmm. So babalikan natin ngayon yung law. Bakit yung ang atake, mm-hmm. at yung sabat. So balikan natin doon. Ano bang sinasabi doon sa Exodus 20:10 and 11. Kaya baliktanawin po natin 'yon bilang isang Bible students at bilang Bible prophecy student. Para sa ganun ay makita natin kasi ito po yung atake. Tama. Ito po yung atake ng kaaway. Exodus 20. 8 to 10. Okay. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. 11. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang lupa, ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kaya pagtitignan po natin yon, mayroong tatlong bagay doon sa sili ng Sabat. Mayroong name of the seller. Yung taga-silyo ba? Seller, o. Oh. Name. Ano yung pangalan doon? Ang sabi doon, the Lord your God. God. Mm. That's the name of the seller. Mm. Then there is also the title of the seller. Oh, anong title niya? Creator. Ang title doon, the Lord God made. Made. So, may say creator. Mm. Then,
ano yung territory ng seller? Heaven and earth. Mga minamahal na kapatid, ito yung seal. Selyo. Yeah? Ibig sabihin nun, kompleto yan eh. Ito ay sa Panginoon lang ito. Okay. Ito yung gustong kunin ng kaaway. Halimaw. Ng kaaway. Mm-hmm. Pero hindi niya makuha ito eh. Kasi it's only God. Kaya inaatake niya, pili niyang sinisira ang kautusan para masira niya yung Sabat. Mag-introduce na ng iba. Kaya gumawa siya ng counterfeit para yung mga tao ay linlangin. Mm-hmm. Kaya tayo na bilang mga estudyante ng Bible at prophecy, dapat ito yung mensahe na ibibigay natin doon sa mga tao na nandun sa mga Babylon. Kaya yung appeal doon ay come out. Come out. Lumabas na. Kaya ito rin yung isisil doon sa forehead. Yeah, ito po yung Apocalypse 7:1-2. Pastor Ray, mm-hmm. Ano pa bang anong sabi diyan? Pagkatapos nito ay nakakita ako ng apat na anghel nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. 2. At nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang pinsalain ang lupa at ang dagat. So, pagtitingnan natin, ito yung kwan, yung Revelation 7, diba ito yung context ng 144,000? Oo. Yan. Yung 144,000, ito po yung nasilyuhan. Mm-hmm. So, silyuhan, it means settling in the truth intellectually and spiritually. Kaya, maganda eh. Kaya pagtitingnan po natin, when the people are sealed, they are prepared for the shaking. Mm-hmm. Yan, yan po yung one, yun po yung preparation. Kaya napakaganda po ito. Kaya nailagay po tayo bilang isang mananampalataya yung kalagaan po ng ating three angels message na kung saan ito yung ating pinag-aralan. Ang mission po natin na bilang isang iglesia ay ano, ibigay yung gospel. Mm-hmm. Yung magandang balita, kaya doon sa kautusan at sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Kasi yun yung sinisira ng kaaway. Kaya napakaganda, mga minamahal na kapatid, na tayo ay kasangkapan ng Panginoon sa huling kapanahonan to get people back to the Word of God at magkaroon sila ng buhay na relasyon sa ating Panginoon para masilyuhan ang mga tao ito in preparation for the harvest. Okay. Maganda, Pastor Marvin, Pastor Ray. May tatlo po akong talata na gustong dalahin sa inyo mga kapatid. Ang una po ay mula sa Korinto, ikalawang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 22. Mm-hmm. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin. At ibinigay sa amin ang espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Okay. Efeso 1:13. Sa kanya'y kayo rin naman na nakakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Efeso 4:13. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang maging tao'y taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Okay. Alam niyo mga kapatid, itong seal na ito mga kapatid na binasa natin mula sa tatlong talata ay hindi kaiba doon sa selyong nabanggit po ni Pastor Marvin. Ito yung tinatawag nating gospel seal. At yung nagpasakop sa ating Panginoong Hesukristo.
yung tumanggap sa ating Panginoon at nagsabi, ako'y mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, binigyan na siya ngayon ng pauna, guarantee. Pauna yan eh, guarantee yan. Ito yung seal na ikay sa akin. Patuloy itong tao na to sa kanyang paglagong kalalagyan at kung siya ay mamumuhay na merong pagiging dependent po sa banal na spirito, sa mga huling araw, pagdating ng mga hidwang pagtatalo, mga maling katotohanan na lalabas, siya din ay matatatakan noong tinatawag nating apocalyptic seal, which is the seal of God, which is the Sabbath. So ito po ay isang continuum ng pagtatatak ng Diyos. Isang kasiguruhan para sa ating lahat ang mga bagay na ito. Amen. Napakaganda, kaibigan at kapatid. Naunawaan na natin na ang tatak, selyo, tatak ng Diyos, selyo ng Diyos, tatak din ng halimaw ay malaking pagkakaiba. Ang turo ng Panginoong Diyos, ang kanyang salita, at ang turo ng halimaw na sistema ng isang relihiyon. Dito tayo mamimili, kaibigan at kapatid. At nakita na natin na ang marka ng hayop na ito ay nariyan na. Pero ito'y imamarka. Pagdating ng panahon, sabi ni Pastor Marvin, ipipilit niya na ang kanyang turo ay ganapin lahat ng mga tao. Pero ang Diyos, anong gagawin niya? Ituturo niya sa iyo, tanggapin mo, at imamarka niya. Ibig sabihin, narito sa iyong isip, isa kabuhayan, at kahit anong mangyari, ang kanyang salita ay naintindihan mo at nariyan sa isip mo at isa kabuhayan mo. Iyan ang selyo ng Panginoong Diyos, ang kanyang katuruan. Pero kung ayaw mong tanggapin ang marka ng hayop, ay ipipilit niya sa iyo ang kamay kung hindi mo tatanggapin na imamarka sa isipan mo. Kaya nariyan, mga kaibigan kapatid, ang dalawang tunggalian. Mamimili ka, kaibigan kapatid, at hinahamon kita, inaanyahan kita na piliin mo ang salita ng Panginoong Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan, kapayapaan, at pag-asa ng kaligtasan. Maglingkod ka sa Panginoon. Kung hindi mo pa tinatanggap o kaya hindi ka pa lumalabas sa turo ng maling sistema ng relihiyon, ngayon na, kaibigan, tanggapin mo na si Jesus at ikaw ay magkaroon ng kapayapaan at tiyak na kaligtasan. Pagdating ng ating Panginoong Diyos, iuwi tayo sa langit na bayan na kanyang inihanda para sa atin. Kaya bago tayo magtapos at tingin natin ang panalangin kay Pastor Ian, makakarinig po tayo ng isang awitin. From this far to realize I needed God into my life. I was so blind, I didn't see. He was just there, right next to me. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. I open us, oh Lord, why me? These heavy burdens I cannot bear. I was so blind, I didn't see. Carry them so patiently. God understands your
tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. Now, dear Lord, I come to you. I gave my life to stay. Mangbanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagsama sa amin sa pag-aaral na ito. Maraming salamat na kami tinulungan upang mailahad ang katotohanan nagmumula sa Biblia. Tulungan po ang aming mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy na lumago sa kanilang kaalaman sa Biblia. Magtatag ng isang desisyon sa kanilang mga puso, yes, na sila'y magpapasakop sa aming dakilang Diyos na muling babalik. Maging kasiguruhan namin ito sa mga huling araw. Salamat sa pagliligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muling inaanyahan kita na patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral, sapagkat mahal ka ng aming Panginoong Diyos. Mahal ka namin dahil nagmamahalan ang Diyos sa bawat isa sa atin.